Baby, Maria, mamaya pagkakain, samahan niyo ako, ha? Pwede pong sa mama. Di mo pa alam kung sa sila pupunta, sama ka na. Alam ko, sa grocery, di ba, Nay? Oo, kasi wala na tayong stock ng pagkain. Ah, kaya pala. Alam niyo, ma'am, meron dyang grocery sa labas ng village. Aba, ibagong bukas daw po. Mura yung paninda. Oh, maganda yun, ah. O sige, puntahan natin para makapura tayo. Good morning, Pepito, my friend. Oh, ito ang pag dumating talaga, mapapamura ka. What's wrong? Ang aga-aga eh. Sama na ng bati mo sa akin. Eh, alam mo na kasi ano sadya mo dito eh. Mangungutang ka na naman kay Pits. What? Of course not. Uwe, hindi ka mangungutang? Mangungutang, pero hindi naman sa'yo eh. Kay Maria. Ha? Oh, totoo po yung sinabi niya, sir. Eh, tinext niya po kasi ako kagabi. Eh, mapuputulan daw po siya ng kuryente. Naawa naman po ko, kaya pinapunta ko ngayon. Maria, inuuto ka lang yan. Oo, tsaka isa pa, ang haba na kaya ng lista ng utang ito sa atin. Teka, anong listahan yan? Nako, Mang Tommy, eto ho, Nung isang linggo, kinuha na niyo ako ng 500. Nung isang Sabado, si Maria, 500 uli. O tapos si Robert, 1,000 na makinuha. Okay. You made your point. Magbabayad naman ako eh. Pag nagkapera na ako. Talaga, Mang Tommy? Yes! Di ka nagsisinungaling? Yes! Tamahan ka ba ng kidlat? Huwag naman ganun. Sabi ko na eh. Ang tignan nyo, ang dami pong mga sale na item. Oo nga, punay, ang dami chocolates, tsaka buy one take one pa. Pwede po ba kumuha? Oo, syempre, pero damihan mo na. May sige po. Ito. Good morning, ma'am. Ay. Sir. Anong sir? Ay, sorry po. Nakasanayan ko lang. Ako pala si Mel, ang may-ari nito. Welcome po! Salamat! Alam mo, nakakatawa itong lugar nyo, ha? Ang daming murang bilhin. Thank you po! Ito nung day kasi namin. Bilang tilit namin sa mga customers, marami kami mga items, mura na, imported pa! Kita nga namin eh. Siguradong mapapadalas ang punta namin dito. Good to hear that, ma'am, ha? Oh, maiwan muna kayo dyan, ha? May gagawin lang ako dun, ha? Enjoy your shopping! Thank you po! Ay, mabuti na sabi mo ko agad sa akin itong lugar na to. Dito tayo madalas mamili, ha? Yes, ma'am. Oh, ito. Hindi ba? Ay, yung bigas natin. Ay, opo, ma'am. Oh, bilhin na tayo kaagad ng isang sako. Tapos, isain mo na agad mamaya para masubukan natin kung maganda. Hala, sigurado kayo, ma'am? Sigurado saan? Isang sako talaga yung isasain ko. Sige, kasya sa rice cooker natin. Sako. Grabe, si Clarissa talaga. Ay. Oh. Oh. Sus. Clarky? Agardo persosa na ako? Ay, kasi naman, bakit kasi ikaw kasing mag-isang nagbuhat? Wala naman ako makakatulong eh. Ano ka ba eh, si Ate Baby? Sa laki ng braso niyan. Kahit dalawang sako, kaya niya. Oy, ikaw. Ituloy mo itong pagsasain mo. Aray pa tayo gagawin. Masahin ka na. Na. Usad ka konti. Aray ko. Tubig na lang. Bilisan mo dyan, Maria. Oo, tubig na tayo. Lang. Yung oras na. Ay, the baby sira na yata ito. Patingin. Ay, naku. Maksaksap? Oo. Ay, hindi na umiilaw. Ay, ayaw pa mapindot. Naku, paano yan? Sana pala bumili tayo ng rice cooker kanina. Ay, hindi na kailangan. Pumunta ka na lang sa attic. May rice cooker doon. Hanapin mo na lang doon sa mga regalo. Sa Ate Baby naman, sa lahat ng re-regalo mo sa akin, rice cooker pa eh. Ay, masyala. Ate Baby, anong regalo mo sa akin? Wala! At saka bakit yung kayo re-regaluhan? Ha? Yung rice cooker na yun, regalo yung kila ma'am na hindi pa nagamit. Kaya nga nasa attic. Ano ba? Lahat ng mga gamit nila ma'am na hindi ginagamit, nasa attic? Oo. Tsaka hanapin nyo rin yung mga utak nyo, baka nandun sa attic. Grabe ka naman, nakakasakit ka na, Ate Baby, ha? Wow, himala. Nag-gets niya. Oo. Masakit kaya sabihan na wala kami regalo. Baby, labas mo na yung ulam.
May hotdog, sabay mo na rin. Uy, sarap yan ah. Kumain ka na. Sakto, gutom na ako. Oo naman. Mali sa lasa. Oo nga po eh. Parang lasang plastic. Mm-hmm. Paano mo nalaman lasa ng plastic? Kinakain mo laruan mo, no? Nayo, si Kuya. Oo. Pero, oo nga. Baby, ba't pinto ang lasa ng pagkain? Ah, excuse me po. Excuse me, Clarissa, ha? Excuse me. Ma'am, yung ulam, okay naman. Yung kanin, parang ano? Lumang kanin ba to? Ay, hindi ma'am, bagong sa akin po yan. Eh ma'am, ito po yung bigas na binili natin sa grocery eh. Naku, Nay, feeling ko na biktima kayo. Na biktima ng ano? Yung kumakalat sa Facebook, yung fake rice. Fake rice? 06-436-3133. Yun po yung aming hotline at yung pong NFA Bantay Bigas namin. May ganyan pala sa Facebook. Kakatakot. Eh, paano? Anong kakainin natin? Eh, di, magtinapay muna tayo. Oy, huwag kayong kakain yan, ha? Babalik ako dun sa grocery. Ipapakita ko yung fake rice na yan. Narinig nyo, ha? Huwag nyo nang kainin. Ang alin? Oy, 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 oy! Asan yung manager nyo? Hello po, ma'am. Hi, sir. Dahil wag mong aurahan yan, di kayo talo. Ay, ganun? Ma'am, buti bumalik agad kayo. Marami kayong mga bagong sale na items. Siguro magugustuhan nyo. Kaya, enjoy your shopping. Hindi kami mamimili. May irereklamo lang sana kami. Anong reklamo? Ah, kasi tanda mo yung bigas na binili namin dito kahapon. Yes. Isinaing namin. Ibang lasa. Nag-aalala lang kami, baka peke. Ay, ma'am! Pinagbibinta kayo po ba kami, nagbebenta kami ng peking bigas? No! It's a big no! Hindi po namin gawain yan. Lahat ng bigas namin, imported from Vietnam. Eh, bakit nang-aaway ka? Oo nga, nagtatanong lang naman si mama. Excuse me po. Hindi ako nang-aaway. Wala kang ebidensya na peke bigas namin! Ebidensya baka mo? Ayan, sige Robert, baktan. Oh. Parang dun sa video sa Facebook, tumalbog. Ay, ma'am, kahit totoong bigas yan, kapag binilog nyo, tatalbog din talaga yan. Kahit isang sakong kanin pang bibilogin nyo, hindi niya mabibilog ang ulo ko dahil hindi peke bigas namin! Kaya, umalis na kayo. Wala kayong mapapala sa amin. Good morning, ma'am. Welcome po. Hoy, alam mo ikaw, katulad ka ng mga bigas niyo eh. Plastic!